Sumagay sa lumalabas, 82% sa atin ang nanonood pero hindi nakasubscribe. At nasa 17% lang yung ating subscriber na nanonood. So kung gusto nyo na maging updated kayo sa ating mga gagawing video at mapanood nyo, subscribe kayo at hit nyo yung notification bells para mapanood nyo ko, makita nyo yung mga pinakabago natin mga videos. Guys, magandang hapon ulit. Tayo ngayon ay nandito ulit sa ating pinagagawang mini farm. Ngayon, tapos tayo doon sa camping. Bumili na ako ng mga manok. Ito nga yung sabi ko noong nakaraan, ng mga manok. Ang mga native lang. Meron tayo isang nahalo na anong brand ng ano yan, Red Island. Ito yung hindi pipisa. Ibig sabihin, hindi niya inuupuan yung kanyang mga itlog. Kumuha ako ng native dahil yun ang balak ko, magparami ng ganong manok. Kaya pagka ng itlog na itong native na yan, papaupuan natin. Kaya mayroon tayong malaking tandang na binili natin. At halos sa iba rin yung presyo niyan. Para makapagparami tayo, pag nanging itlog, lilipat lang natin. Ililipat lang natin yung itlog ng yon, yung Red Island man yan. Kaya nga, minsan, pag-aaralan natin guys kung anong mga klase ng mga manok na pwede rin na nating pakawalan dito upang makapagparami tayo. At umpisan nating gumawa talaga ng mga paitlogan dito. Yung sabi ko nga, na itong area na ito, dito sa likod na ito, ay lalagyan natin ito. Parang anuhan ng mga kukuluhin natin. Nakapagpapisa tayo, diyan natin alagaan. Dahil nga, ang mangyayari nga, mga manok na yon is hindi natin pinapakawalan, dito muna natin lalagaan. At guys, uli nandito yung manok, subaybayan nyo ako paano natin talaga maparami itong lugar ito, yung maparami itong mga manok natin dito. At yung mga kasamahan ko na sa ibang bansa, subscribe kayo guys at subaybayan nyo ako rito anong mangyayari sa lugar nito pagdating ng mga isa, dalawang taon. Talagang madidevelop at mapapadami natin itong mga hayop sa lugar nito. Yun lang at magandang hapon. Oh guys, bukod sa mga manok, sabi ko nga, nakakuha na rin tayo ng baboy. Itong baboy natin dito, limang biik. Ang plano natin guys dito sa mga baboy nito, isa yung lalaki lang dito. Patining na yung lalaki. Siguro patining na natin yun. Pero dito sa apat, dito tayo mamimili ng pwede natin gawing inahin. Dahil nga nakita natin naman yung lahi, yung pinanggalingan yung ina, ito, is malalaki at mahaba rin. So ito, dito tayo kukuha ng inahin at dito natin magpaparami. At extend natin itong lugar nito. I-extend pa natin dito sa likod pagka medyo lumaki na sila. Para masubaybayan at pero kung talagang kakayanin kasi ito guys, ang baboy, talagang malaki ang budget kailangan kasi pinapakain na natin ng pigs. Hindi kagaya ng manok, hindi saboy lang dyan. At makain naman yung damo, makain ng damo. Ang baboy na ito is pigs. So ibig sabihin, ang maintenance malaki. Siyempre, may pinag-aaral pa ako. So, subaybay lang guys kung paano mangyayari sa lugar na ito. At pipilitin ko na ito lumaki at pagka umano na yung mga tag-ulan na yan, tatag-ulan na yan, yung pinagagawa na ito, tuloy na natin. Papakalat tayo ng fingerlings at pagkasimula na magkaroon ng tubig yan, magsusorting tayo, makakawalan natin dyan. Kunting saboy din ng pets, yung dagdagan na namang gastos para sa pagkaroon dito. Pero talagang ganun guys, kung talagang puputap tayo ng isang kabuhayan, kaya itong mangyayari. Talagang paglalanan natin ng budget. So guys, yun. Sana
yung mga kaibigan natin dyan na hindi pa nakapag-subscribe. Sumaybayin nyo ako at paano natin i-develop itong lugar nito, mapag-aralan ang hayop, ang mga kahayupan ay pag-aaralan natin. Magandang hapon ulit. Malaki yung ano no isa. Mas malaki yung mga anak ng